up mga gala. Andito naman ako, nagbabalik, no? Andito tayo ngayon, gamit natin ngayon ang ating motor ng aking kapatid na si Kuya Alvin. Dumaraw siya kasi dito sa bahay, no? Birthday kasi ng aming ina. So, ngayon papunta kami sa San Pablo. Instead, dadalhin ko ang kotse, dadalhin ko ang kanyang motor. Ako mag-drive na itong kanya, no? Para i-test drive na natin ang pinakaihintay natin na magamit itong motor niya, no? Okay, so samahan nyo kami papuntan sa San Pablo, no? Okay. So, yan, pray muna tayo mga gala, no? In Jesus name, Lord, guide me sa aking biyahe papuntan sa San Pablo, no? Let your protection be upon me, Panginoon Lord. Iiwas niyo po ako, ilayin niyo po ako, Panginoon Lord, sa lahat ng anumang aksidente na pwedeng gawin ng kaaway. Huwag niyo pong paintulutan ng kaaway na kumilos sa aking travel, no Lord. Salamat, maraming maraming salamat po, Panginoon Lord. In Jesus name I pray, Amen. Kasama yung bebe namin yan, hindi pwedeng maiwan. Sa yun lang nga mga gala, no? Samahan nyo ang paglalakbay ni Prodigal San papuntang San Pablo. Here we go again, SLEX, experiencing riding bike sa SLEX, no? So, let's go! Mali tayo ng pasok mga gala, no? Doon tayo dahan sa ano, Makiling. Sa mga ganong klaseng driver, no? Hindi man lang sumisenyas, natatabi pala ay gumamit ng signal light. So ingat ingat tayo mga gala, ride safe sa atin, no? Nahihirapan ako mga gala, medyo bulag yung kaliwang side ko, no? Gumagalo kasi yung side mirror ni nitong NK400 niya ni kuya. So yun nga, no, mga taga Laguna, back to normal na ulit ang pansol. Ayan, no, patay na oras pero traffic na. So yung mga gala, no, namiss ko na naman, namiss ko na naman magmotor. At tiyempong tiyempo dumating ang ating utol from Pasig. Dala niya to kanyang NK400, no? So eto ang pagbabalik ni Prodigal Son gamit ang NK400 ng aking kapatid, no? Ang saya-saya.
saya-saya. Ang saya-saya. Mahirap magpaka-downshift Vinci dito, no? Kumakadyot! Ang lakas ng RPM niya agad! Parang mapapabitaw ka! Malakas pa rin talaga ang NK400, no? Pero ang dream bike ko talaga is Z1000! Bago tayo magdire-direcho, mga gala, dadaan muna tayo sa Mernels, no? Para bumili ng cake. By the way, birthday kasi rin ng kapatid ng aking mother. So, dalawa silang may birthday ngayon. Magkapatid sila. Mas batang kapatid niya na lalaki. Na nasa California. Doon na naka-base. Pero ibibili pa rin natin ng cake, no? Sir, order ako ng cake pero ibang kukuha. Kailangan ko ba bang pumasok? Walang problema yan, sir. Ano kailangan? Yung receipt ang bibigay mo doon sa kukuha. Hindi, kaso wala kasi ang face shield eh. Ano po bang cake ang kukuhanin? Ang available na po, small, medium. Ito, yung worth 320 na bilog. Ano po yan? 500 na lang. 500 na lang? Ayun na lang. Ito po, may message po. Ah, meron message. Ito. Makisulat, sir. Tapos sabihin nyo yung sa kukuha ko ng pangalan po niya. Maraming salamat po. Salamat. Para alam po. Kailan po kukuha niya, sir? Ngayon din. Abay, kailangan po ay bago mag 3:30 na andito na. Ano oras na po ba? Alas 2 na po. Ay, nandito naman siguro yun. Kasunod ko naman eh, nakakotse lang eh. Apa, sige po. Happy birthday, Mama Dulce and Tito Dulce. Tapos ang kukuha. Ah, hindi. Tito, ano to? Ande, puta, ang bobo. Ang bobo eh. Sir, may nagaanap sa'yo. Ay, kuya sir. Kaya nga nagtaka ako, para yung Dulce, Tito. Ang gagamit niya, kuya? Nabili rin? Oo. Dala ko yung motor ni kuya. Mama Dulce and Tito Ande. Oo. Andy. Oo. Anong pangalan na kukuha? Alan. Alan? Sige, makilagay sa likod, Alan. Alan. Sabihin lang doon sa kukuha ko anong pangalan niya. Okay. Sa pangalan mo? Pang-abot din eh. Hindi mo na ako nagmamabilis eh. Puro kailan ko yung motor. Ha? Bayad na yan. Bakit ka nang binibigay mo? Tsukli. Ha? Tsukli? Kay kuya.
So yung mga kilala, inabutan din ako nila. Ang usapan kasi, o-order ako, tapos sila nalang pipick up. Eh, andito na rin naman sila. Tapos ito si Bayaw, no? Andito rin si Bayaw. Kaya, bye-bye. So let's go na mga kagalano, diretso na tayo sa mga lola. So yung mga kagalano, update ko na lang kayo pag nandun na ako malapit sa mga lola. Okay, so enjoy the view na lang muna, simula dito. Siguro yung 1/4 ng buhay ko nandito, San Pablo. By the way, malapit na tayo maagala, no? Sa bahay ng ating reyna, ang nanay ng nanay ko. Pag kumambyo ka ng trisera, mapapabitaw ka na sa manubele. Dapat dito may tali eh, parang sa jet ski. No, nakabili na tayo ng ube halaya. Para sa mga may gusto mga ube halaya, bumisita lang kayo dito sa San Pablo, Laguna. Okay. Pucha, promoter na ako ngayon. Awit. So yun nga mga kilano, wala tayong side mirror dahil sumabit sa jeep. Buti na lang hindi nalaglag. So yun nga no, ngayon na ulit nagbukas ng camera dahil ma-full na yung memory ng aking camera. Salamat sa pulisya na van na to. Kahit papalo napabilis yung biyahe ko, no? Actually, traffic na po dito sa Pansol. Balik ulit sa traffic. Ang tail na ng traffic ay nasa Anos na ng Los Baños. Kung familiar kayo rito sa Laguna, no? From Pansol to Los Baños na po ang buntot ng traffic dahil sa Pansol, no? So ito, salamat sa nagwawangwang na to, which is bawal to yung mag-convoy sa likod ng either ambulance or sa mga police, no? Bawal yan bumuntot, pero pasensya na po, no? Medyo ngali na po talaga ako, traffic. So, salamat sa iyo, sir, no?
Okay, update ko na lang kayo pagka malapit na ako sa bahay. So, yun ang mga gala, no? Malapit na tayo sa katotohanan. Sobrang traffic sa Pasol. So, review tayo. Na-testing ko na, na-test drive ko na itong motor ni Kuya, no? Which is yung kanyang NK400. Ang masasabi ko sa kanya, una, maganda yung looks niya, no? Yung design niya. And then, sunod, in terms of body positioning, goods naman siya. Kaso parang mas madalas maipit yung itlog ko. Kaya lagi ako napapatayo para i-relax naman yung aking egg ball. Then, ano pa ba masasabi ko? Yung top speed, yung speed niya masyadong malakas in terms of ang bilis tumaas ng RPM niya. So parang hindi ka masyadong makapagbabad sa isang gear kasi inaabot niya kaagad yung limiter, no? Tapos yung limiter niya is hindi parang hindi humahagok yung ano niya, yung takbo niya. Talagang pag inabot mo yung limiter niya is mamamatay para ma-shutdown yung ECU, no, yung motor. Pero babalik din naman kaagad pagka naidagdagan mo ng gear or basta pag tumama na siya, nawala na siya sa limit niya, no. So in terms with that, sa ganung specs ng NK400, para sa akin, goods, lalo na ang suspension niya, no? Sobrang lambot ng suspension niya para sa akin. Kahit dumadaan ako sa lubak, hindi ko ramdam yung tagtag niya, no? Very good sa akin yung suspension ni NK400, no? Sa top speed, ngayon ko testing kung may space din sa S-Lex, no? Pero, bago ang lahat, keep safe sa atin! Ride safe sa atin. God bless. Intayin nyo sa part 2 yung top speed ng NK, no? Okay? Let's go! It's like a Hellcat.